sana na sabihin, I love you. Amen? Yung iba, ang bilis magpalit ng cellphone, ang bilis magpalit ng shoes, ang bilis magpalit ng kasuotan, ang bilis ding magpalit ng kasintahan. Colossians 3:5. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, hindi love it, evil desires and greed, which is idolatry. Yun. Kapag meron ka palang bagay o pera na ninanasa-anasa at mas mahal mo sa Diyos, yung bagay na iyon o yung taong iyon, yung pala ay Diyos mo rin. Diyos ang rin. Kaya mali yung kanta ni Ray Valere. Sabi niya ganun, sinasamba kita. Sabi niya, di ba? Mali yun. Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Ang tama yung kanta ng unang panahon. Pangalawa sa may kapal. Yan, pwede yun. Di ba? Tama ba yun? Pwede yun. Pero ang lalim no, higit sa aking buho. Ganun pala magmahal higit sa buhay, grabe. Mas mahal pa kita sa kaysa sarili kong buhay. Kaya pag ganyan, pag yung umibig na, pag merong umibig na mas mahal pa sa sarili niya at binitawan mo yan, nagpapakamatay yan. Wala nang kwenta ang buhay ko. Then ikaw na lang talaga ang buhay ko. Eh, bibigil ka. Pero talaga kung magmahal talaga, grabe, no? Hindi makatulog, hindi makakain. Kaya po na yung tingin sa cellphone niya kung merong text o merong message. May notifications, may PM. Eh, subukan mo ba yun, Sarah? Ay, hindi pa. Mabuti naman. Pero ikaw, Sarah, may crush ka? Ah, wala. Pero may crush sa'yo? Ah, wala rin. Evil desires and greed, which is idolatry. Anything na minahal mo na higit sa Diyos, and that is idolatry. Idolatry means pagsamba sa hindi naman tunay na Diyos. Tuloy natin ang pagbasa. Anong number na tayo? Number four. We must love God with all of our heart, soul, mind, and strength. Verse 5. Basahin natin. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Alam mo ba lahat ng gagawin mo dapat the best para sa Diyos? Hindi pwedeng sumasamba ka sa Diyos, nakaganyan lang yung kamay mo. Dapat itodo mo. Pagpapalakpak ka, hindi pwedeng ganyan lang ang palakpak mo, dapat itodo mo. Pag magkakaloob ka sa Panginoon, dapat itodo mo. Tatalungkas para sa Panginoon, lahat dapat nang gagawin mo para sa Panginoon, itodo mo. Amen? Pakisabi with all. Ano sa Bisaya yung all? Tana. Sa Bicol? Kabos. Sa Ilocano? Ha? Amin. Oh. Sa Kapampangan? Hindi mo alam, Kapampangan ka, hindi mo alam. Pero ikaw meron kang crush, Ruth, may crush ka. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Buong kaluluwa mo. Buong kalakasan mo. Sa iba pa, meron ba sinabi sa iba, Matthew 22 verse 38 to 40. Matthew 22 verse 38 to 40, sabi ganun, with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Kaya, lagi ko sinasabi sa inyo, pag para sa Diyos, itodo mo. Meron ang kanta, di ba? More than anything. I love you, Jesus, more than anything. More than worldly wealth. More than life itself, I love you, Jesus, more than anything. May tao pa ho ba rito? Love the Lord your God
with all your heart and with all your soul and with all your strength. Diba? Next, ano sunod? We must love God with all of our heart, soul, mind, and strength. We must teach our children to love God. Basahin natin yung Deuteronomy 6:6-9. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Dapat pagmahal mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo, dapat ituro mo sa iyong mga anak. Sabi ng mga nanay, maglingkod ka sa Diyos, anak. Hindi naglilingkod ang anak sa Diyos. Bakit? Kasi si nanay hindi rin naglilingkod sa Diyos. Kahit ang anak mo ay huwag mo nang sabihan maglingkod sa Diyos. Pag nakita na ang nanay at si tatay na naglilingkod sa Diyos, maglilingkod din sila sa Diyos. Amen? Yes. Tandaan mo yan. Ang mga anak ay hindi nakikinig lamang sa salita. Ang mga anak ay tumutulad sa mga gawa. Nakikinig pa ho ba tayo? Kahit anong pilit ng nanay, maglingkod ka sa Diyos. Dumulo ka. Hindi naman dumadalo si tatay. Hindi naman naglilingkod si tatay. Si anak, hindi rin naglilingkod. At kayong mga anak, hindi paligtas ang inyong mga mahal sa buhay at hindi pa sila naglilingkod sa Diyos, huwag kayong tumigil ng paglilingkod. Kasi makikita nila kayo na kayo'y naglilingkod sa Diyos, wala silang magagawa kundi tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay nila at sila rin ay maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kabila ng problema, magsubok naman ang buhay kapag tumigil sa paglilingkod sa Diyos, silang lahat ay susunod. E tao pa ho ba dito? Tandaan nyo mga magulang, hindi yung sinasabi ninyo ang pinakikinggan nila. Ang sinusundan nila. No, they follow your example, not your words. Ganun po yun. Nakikinig po ba tayo? Amen. Sapagkat, sabi nga nila, hindi mo nakikita maraming mga anak. Anong gusto mo paglaki? Gusto mo maging sundalo. Sabi ng tatay niya, sundalo, wag na. Pinipigilan na siya. Kasi alam ng tatay niya, mahirap ang maging sundalo. Pero yung anak niya, gusto maging sundalo. But you see, kadalasan niya, they are following the footsteps of their parents. Yes. Kaya kung gusto natin mga magulang ng ating mga anak ay ligtas at naglilingkod sa Diyos, maligtas tayo at maglingkod din tayo sa Diyos. At kung gusto natin mga bata, na tayo po, yung ating mga magulang ay maligtas at paglingkod sa Diyos, tayo nga alis sa Panginoon. E tao pa ho ba rito? Tayo lalayo sa Diyos. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang malakas ito. At ang sabi ng Biblia, these commandments that I give you today are to be on your hearts, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Verse 8, tie them as a symbols on your hands and bind them on your foreheads. Alam mo kasi yung mga priest ng lumang tipan, yung priest ng mga lumang tipan, may mga verses yan eh, na nasa damit nila. Alam mo, maganda na yung mga t-shirt natin, mga statement shirt. Maganda yan. Yung ating mga bahay, may mga verses ng Bible. Pero mas maganda tayo ay mga walking Bible, mga living Bible. Na tayo ay mga nakikita ng ating mga mahal sa buhay na tayo'y binago ng Diyos. Yes. Na tayo'y binago ng Diyos. Ipakita lang sa ating mga kapitbahay na binago tayo ng Diyos. Na ang dating bungangera, napakatahimik na ngayon. Na ang dating lasing gera, ngayon ay hindi na. Na ang dating babaero, talakero ay binago na ng Diyos. Madali nating maliligtas ang buong mundo kapag nakita nila ang pagbabago natin. Amen? Totoo po bilang tao, meron tayong mga weakness and shortcomings. And sometimes, we do fail. Pero pag ikaw ay nag-fail, umahang ka agad. At ipakita mo sa kanila ang pagbabago. Amen? At marami akong binigyan ng prophecy. Kita ako pa ho ba rito? Na sa mga lugar-lugar ninyo, kayo ang magiging pastor at pastora riyan.
At huwag mo sabihin, hindi mo kaya. Kaya mo! Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo. Minsan, laging sinasabi ng marami, si pastor, dapat tumadalaw sa lugar na ito. Ang sagot sa'yo ng Diyos, huwag mo nang panalawin si pastor dyan. Kasi marami nang dinadalaw si pastor. Nariyan ka na, ikaw na mag-asikaso riyan. Kausapin mo na ang sarili mo. Noon, ikaw ay bata pa, pero ngayon may edad ka na. May tao pa ho ba rito? Ilang taong ka na sa Panginoon? Ilang taong ka nang born again? Matagal ka na. Maawa ka na kay pastor. Dakas na si pastor. Marami nang inaasikaso, marami nang pinupuntahan niya. Huwag ka nang magpaasikaso ng huwag na masyado nagpapaasikaso pa. E tao pa ho ba rito? Tingin kayo sa akin. May isang Kristiyano, sabi niya, Lord, napaka-unfair mo. Napaka-unfair mo, sabi niya. Sabagat nakita-kita sa aking panaginip na merong isang kasister at ang kasister na iyon ay kinawayan mo lang, nakita ko sa panaginip. Kinawayan mo lang at kinitian. Samantala yung isang kasister, Lord, nakita ko sa panaginip, tinapik-tapik mo siya sa kami mga sinabi ka sa kanya. Napaka-unfair mo, Lord. Yung isa kinawayan at kinitian mo lang. Mas lalong unfair ka, Lord. Yung isang kasister, nakita mo, binuhat mo siya. Binitbit mo siya. Napaka-unfair mo, Lord. Sumagot si Lord sa kanya. Alam mo ba yung kinitian mo at kinawayan mo? Yun yung matatagal na at malalakas na kaya na nalang tumayo sa kanilang mga paa. Alam mo ba yung tinapik ko at kinuwentuhan ng konti? Yan yung medyo bago-bago pa na medyo nangangailangan pa ng kalakasan at kinangailangan pa ng tapik. At alam mo ba kung sino yung binuhat ko? Yan yung bago kaatid lang. Marami pang hindi naintindihan, marami pang hindi naunawaan, marami problema, pagsubok laban ng buhay, hindi niya makaya. Kaya kinakailangan mo siyang karagahin. Amen? Kaya kung sakasakaling nakikita mo sa sarili mo, kinakawayaw, kawayaw, kawayaw, kinakat, ginigitian, gitian ka lang. Alam mo na ang ibig sabihin kung sino ka. At kung ikaw naman ay tinatapik-tapik at kinikwento-kwentuhan, alam mo na rin kung sino ka. At kung ikaw naman ay pinubuhat, alam mo na rin kung sino ka. Amen? God is not unfair. May tao pa ho ba rito? Amen. Dapat malaman natin ang ating mga sarili. Umiiyak yung bagong panganak na baby. Uha! Uha! Kinaraga ngayon ni mommy. Naingit ngayon si 10 years old na boy. Mommy, you're so unfair. Bigla siyang tumalo, nagpakarga kay mommy. Mas malaki pa siya kay mommy. Ang taba-apa niya. Ah! Kawawa naman si mommy. Yung mga hindi na dapat karagahin, huwag na ko kayong magpakarga pa. Pwede po ba yun? Kung pwede na. Pero kung gusto niyo magpakarga pa rin, okay. Pero sana huwag na. Marami pa tayong intindi, marami pa tayong marami pa tayong makasikasuhin. Kaya marami binigyan ng prophecy, pastor at pastora. Kayo ang magpinag-aasikaso ng Lord sa mga lugar na yan. Amen? Amen? Ano na sumasagot? Amen. Alapakan natin sa Lord. Write them on your door frames, on your houses, and on your gates. Dapat ang ibig sabihin niya, dapat kitang-kita ng inyong mga anak na kayo'y naglilingkod sa Diyos. Kitang-kita ng inyong mga mahal sa buhay na kayo'y naglilingkod sa Diyos. Next. Number 6. Blessings, promotions, and eternal life are for us if we will God love, if we will love God above all. Alam mo ba yung mga nagmamahal sa Diyos na higit sa lahat? Saan sila pupunta? Ang blessings ay para sa kanila. Ang promotions ay para sa kanila. Sabi nga ni Krista M. Noon siya ang namumutang, ngayon siya na ang nagpapautang. Noon siya ang binibigyan, ngayon siya na ang nagbibigay.
Sabi nga ni Brother Rod, no, na kung tawagin ko ay si Chong Dodoy, pero sa inyo siya si Brother Rod. Naalala mo nung dumating dito yung pinsan ko, si Sister Johan, sabi niya sa akin, Kuya Le, Kuya Le, biglang naisip ko, ako nga pala si Neckleg. Totoo, yan yung pangalan ko nung bata pa ako eh. Kaya nung dumating siya, kaya Kuya Le, sabi niya sa akin, Kuya Le, ako nga pala si Neckleg. Di ba meron tayong mga pangalan na nung baby pa tayo, meron tayong mga pangalan sa ating pangmahal sa buhay. So, siya si Brother Rod. Pero pa sa akin, tawag ko siya si Chong Dodoy. Nakuhanin niyo. Sabi nga niya, merong joy in worshiping the Lord. Amen? Merong joy in serving. Amen? At merong joy in giving. May tao pa ho ba dito? Blessings, promotions, and eternal life awaits us in store for us. And we will love God above all. Matthew 19:27-29. Peter answered, We have left everything to follow you. What then will there be for us? Ano sabi ni Pedro? Iniwan na po namin ang lahat. Sumunod kami sa iyo. Si iniwan nila yung mga tatay nila. Iniwan nila yung mga bangka nila. Kasama si James and John na anak ni Zebedee. We have left everything to follow you. What then will there be for us? Jesus said to them, Truly, I tell you at the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed Me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Isang binigasabi sa akin, lingkod ng Diyos, bakit may nag-aasikaso sa inyo? May nag-aasikaso sa mga pamilya niyo. Laki na ng mga anak niyo, may nagyayaya. Alam mo ang dahilan? Naglilingkod kasi ako sa Diyos. Pag naglilingkod ka sa Diyos, uutusan ng Diyos ang mga tao para ha? Yes. Nagiginig pa ako pa tayo. Totoo ba? May tao pa ako pa rito. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, uutusan ng Diyos ang maraming tao para kapatid mo lang. For what you sow, you shall reap. Nakikinig pa ba tayo? Kaya kung tinatawag ka ng Diyos para paglingkuran ang aming pamilya, ang aming tahanan, huwag na huwag mong hindi gagawin. Bakit? Nakalaan ang matinding promosyon para sa iyo. Amen? Dalhin natin ang pagbasa. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for My sake will receive 100 times. 100 times. Or 100 folds. Nakikinig pa ho ba kayo? Ang sekreto ng pagyaman ay mahalin mo ang Diyos. Higit siya na. Ang dami yan. Ang sekreto ng pag-ulat ay mahalin mo ang Diyos sa higit sa lahat. And this is my message. This is my mandate. Ang isigaw sa buong mundo, mahalin mo ang Diyos sa higit sa lahat. Love God above all. And whether you believe it or not, whether you like it or not, the Lord will bless you abundantly. Will bless you 100 times, even or 100 folds. Nakikinig po ba tayo? Ang marami hirap na hirap sa pagbabayad ng tuition fee. Aral ng aral, hindi makatapos. Pero kami ay walang utang sa eskwelahan. Ang eskwelahan mo siguro may utang sa amin. Lagi kami nakakabayad kasi mabuti ang Diyos. Ang mga taong takas ng takas at ayaw maglingkuran ng Diyos, ayaw mahalin ng Diyos. Maraming ayaw na aaral ko nito. Pero hindi ko ito aral. Aral to ng Diyos na babasta sa bibig ko na mamatay. Yes! Alam mo, maraming dali sa aral ko eh. Bakit mo sinasabi na ayon na yung hindi naglilingkod sa Diyos na mamatay? Bakit mo sinasabi yung mga hindi naglilingkod sa Diyos na kikilap? Lumalabas lang sa bibig ko, pero basahin mo ang Biblia. Alam ko, maraming nagagalit sa aral ko. Dahil iba ang aral ko, mabigat yung aral ko eh. At hindi ko ito pipitawan. Kahit pugutan mo ko ng ulo, hindi ko ito pipitawan. I must be obedient to the heavenly vision. Ano sabi ni Apostle Paul? Nung humarap siya kay Haring Agrippa?
satanic ka na, na nasa akin pa. At anong sabi niya kay Hari Agripa at mga kasama ni Hari Agripa nung siya tinilitis ni Hari Agripa? Anong sabi niya? Gawa 26:19, I must not be disobedient to the heavenly vision. Nakikinig mo, patay mo. Alam mo, maraming magagalit sa akin. Pagtalikod ko, bubong ang anak. Itutong mo na. Kumuha ka ng pana, panain mo na kung gusto mo. Ang sekreto para pagpanahin ka ng Diyos ay mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. Amen! At sa ayaw niyo sa gusto, Kingdom of Jesus Fellowship, patuloy tayong itataas ng Diyos. Bakit? Kasi mahal natin ang Diyos! Sa ayaw mo sa gusto, titira ka sa magandang tahanan. Bibigyan ka ng Diyos sa magandang sasakyan. Bibigyan ka ng Diyos sa magandang trabaho, magandang negosyo. Papahawakin ka niya ng marami sa labi. Paikutin ka niya sa iba't ibang panig ng mundo. Papataasin ang ranking mo sa pag-aaral mo. Bibigyan ka niya ng mamahaling gamit, damit at instrumento. Bakit? Kasi mahal mo siya. Ako, magulang ako eh. Hindi na kailangan magsalita sa akin ng mga anak. Alam ko ang mga pangangailangan nila. At lalo na kung nakikita ko sila kung nagpapakabuti sila, handa ko ibigay sa kanilang pangangailangan nila. Kahit yung sa akin, isusubo ko na ibibigay ko na sa kanila. Alam niyo bang yung mga nag-abroad? Kapag nag-abroad ka, miss na miss mo ang asama mo. Ang dami yan. Pero pag may anak ka na, ang asawa mo, secondary na lang yan. Mas mismo ang anak mo. Tandaan mo yan. Dahil iba ang asawa sa anak. You will miss your wife, but you will miss your husband, but you will miss your kids more than your spouse. I tell you. At ang sabi nila, kung mahal mo ang anak mo, mas mahal mo raw yung apo mo. Ayoko pang maranasan yun. Bata pa ako. Lolo, sabi sa akin. Merong isang kapatid na panaginip, nanaginip po ako, sabi niya, a stairs na patungo ng langit. Isa lang ibig sabihin niya, pagkasain natin pumunta ng langit at gawing priority ang tagalangit, and in return ang Diyos pagpapalain tayo ng sobra-sobra. Tingin pa sa ating inasa. Ngayon pong panahon ng January, bigayan po ng first fruits. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Patunayan po sa Diyos na mahal mo talaga siya. Give your first fruits. At kung hindi mo man ibibigay ang first fruits mo, ibigay mo na ngayon. At kung ibinigay mo na at ayaw mo ulit ibigay, wala na sa iyo. Wala namang pilita. Pero gusto kong sabihin sa iyo, those people who are making God their first priority, those people who love God more than anybody, alam mo, walang magagawa ang Diyos kundi pagpalain tayo. Ayan o. Oh. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Nakikinig pa po ba tayo? Meron akong prophecy. Huwag niyo itong makalimutan. Ang promosyon ng Diyos ay hindi sa kalagitnaan ng taong ito. Ang promosyon ng Diyos ay hindi sa katapusan ng taong ito. Ngayon pa nagsimula ng buwan ito, ang Diyos po ay nagbibigay na ng promosyon. Tandaan mo. At kung ngayon buwan ito, uunahin mo si Lord at ibibigay mo ang first mo sa Panginoon. Lalo kang iaangat at itataas ang Panginoon. Maraming tao hirap na hirap humanap ng trabaho. Humanap ng negosyo, humanap ng pagkakakitaan, humanap ng pagkain, ng kasuotan, ng tirahan. Hindi mo pinaghihirapan yan. Binibigay lang lahat ng Diyos yan. Ang gagawin mo lang ay mahalin mo ang Panginoon. Deuteronomy 6:4 and 5, basahin natin muli. Tapos na po tayo at tayo pupunta ng conclusion. Conclusion na tapos yan, di ba?
So dyan naman namin yung 6, 4, and 5. Ano pong sabi ganoon? Yan. Kaya alam nyo, hindi nyo masisisi ang maraming tao eh. Bakit hindi mo nyo trabaho nyo, negosyo nyo at kayo nag-full time? Kasi masarap maglipot sa Diyos. Bakit pinaghirapan nyo ang salapit? Bakit pinag-aalob nyo sa Panginoon? Kasi masarap magkalob sa Panginoon, maglipot, magbigay sa Panginoon eh. And in return, binabalik ng Diyos yung sobra-sobra. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. At the nice conclusion, Israel's. There is only one God. And we must love God above all. With all of our heart, soul, mind, strength. Always and forever. Nakikinig ko ba tayo? Isa lang ang Diyos. At dapat ang Diyos na ito'y mahalin natin na higit sa lahat. Mahalin natin palagi at mahalin natin magpawalang hanggan. At sa lahat ng pagmamahal sa Diyos, ang buhay na walang hanggan ay para sa kanila. At sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, ang rank nila sa eskwelahan ay tataas. At sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, ang blessings at promotions ay para sa ating lahat. Amen? Kung gusto mo pumasok ng langit, kung gusto mo ng blessings at promotions, napakadali niya. Mahalin lang natin ang Panginoon. Amen? For I shall love the Lord